mga palangga. Kamusta kayong lahat? Welcome back again sa akin YouTube channel. Kung bago ka pa lamang, pa-subscribe naman ako. Pa-click na rin ako ng bell button para updated ka sa new uploads ko. So, for today's video tayo mga palangga, gusto ko lang sagutin yung nagtatanong sa akin kung magkano daw ba talaga ang sahod ng isang service crew sa isang fast food restaurant dito sa Canada. So, bago ko sagutin yan, magkakwento muna ako sa inyo mga palangga. Saglit lang to, hindi to matagal. So, way back in 2017, dumating kami dito sa Canada, July 21, 2017. Tapos, first job ko si McDonald's. Tapos, nag-apply ako doon, siguro mga 2 to 3 days lang, natawagan ako kaagad. Kasi talagang hiring sila nung time na nag-apply ako. Tapos, doon sa 5 kaming natanggap, ako na lang yung natira na hanggang ngayon nagtatrabaho doon sa McDonald's. Yung iba, naglipatan na ng ibang lugar. Tapos yung dalawa, nag-iba na rin ng linya ng trabaho nila. Tapos kumbaga ako na lang talaga yung matibay na natira hanggang ngayon. So, kaya din naman ako nag-stay doon sa McDonald's. Sana all lahat nag-stay, no? So, kaya din ako nag-stay hanggang ngayon sa McDonald's. 5 years na ako doon. Sa January, next year, January 6, 2023. Kaya ako nag-stay mga palangga kasi dahil sa availability. So, talagang yun yung oras na tugma sa schedule ko kasi yung pasok ko is 7 to 3. Tapos yung pasok kasi ng jowa ko is pang gabi. Kaya pagdating ko sa bahay ng 3, pag uwi ko, siya naman yung papasok. So magandang ano namin, maganda yung schedule namin kasi may nagbabantay salitan dun sa mga anak namin. Kaya hanggang ngayon, nandito pa rin ako at nagtatrabaho sa McDonald's. So, ikat na natin yung ano, yung kwento ko na yun at baka mainit kayo ganyan. So, yung sahod talaga ng isang service crew mga palangga, depende kasi yon sa lugar. Kagaya sa amin, Manitoba. So, yung pinaka minimum wage niya ngayon dito is tumaas na siya, $13.50 na yung pinaka minimum wage nila. Pero sa ibang lugar, kagaya nung Alberta, depende yon sa lugar nga. So, sa Alberta, ang alam ko is 15.50, parang ganon. So, dito sa amin, mas mababa siya, mas, kumbaga, mas maliit siya compared doon sa ibang lugar at saka sa ibang branch ng McDonald's. Tapos ako, nag-start ako sa minimum wage na $11.15. So, ngayon, kahit papano, ang swerte ng mga bagong hired ngayon kasi mag-i-start sila ng $13.50. So, depende rin yon mga palangga, sa ano din, sa parang may-ari nung isang McDonald's. Kasi, yung minimum na $13.50, nag-i-increase yun ng every 6 months doon sa may-ari ng McDonald's. So, every 6 months, meron kayong ano, increase na tinatawag. So, yung $13.50 mo na minimum wage, tapos after 6 months, mag-i-increase yun. Depende rin yun sa performance, kumbaga. Merong 50 cents, may 20 cents, may 10 cents na increase. Depende nga yun sa, ano, sa may-ari ng McDonald's. Tapos ako kasi, kumbaga, ano na ako ngayon, swing manager. So, yung mga managers, iba rin kasi yung rate nila. Tapos, depende rin yun sa tagal mo sa trabaho.
Tapos, hindi ko na lang sasabihin mga palangga yung sahod ko as a swing manager kasi ibang usapan na yun. Kumbaga, yun yung isasagot ko lang ngayon dun sa nagtatanong tungkol dun sa kung magkano yung sahod ng isang service crew. So, yun na yun. Yung minimum wage dito is $13.50. Tapos dito mga palangga, ang kagandahan lang talaga dito mga palangga sa Canada kasi wala silang age limit. Basta't kaya mo magtrabaho kahit anong edad ka pa mga palangga, tatanggapin at tatanggapin ka nila. Parang mas priority pa nga nila yung may mga edad tsaka may mga yung parang senior citizens na. Kasi may kasama na ko sa trabaho, si Tita Yoli. Hi Tita Yoli, ano na siya, nasa ilang taon na ba siya? Basta ano na rin siya eh, senior na rin siya eh. Tapos si Kuya Jesus, madaming mga matatanda na hanggang ngayon nagtatrabaho pa rin doon. Kasi nga, yun lang yung kagandahan dito. Di kagaya kasi sa atin sa Pilipinas na meron silang tinatawag na age limit, ganun. So pag parang 40, 50, ganun, parang hindi na yata nila tinatanggap. So dito, tinatanggap nila as long as kaya mo ngang magtrabaho. Tapos, ang dun sa, nung nag-apply ako sa McDonald's mga palangga, parang naswertihan lang din ako kasi nung time na tinawagan nila ako para interview, walang interview na nangyari. So nung nagpunta ako doon, ang tinanong lang kagad sa akin ng store manager is, what is your size of your shirt, your pants, and your shoes? So parang nag-isip ako na, bakit ito yung itatanong niya sa akin? Eh, di ba dapat interview nga yun? So parang natuwa naman ako kahit na hindi pa siya nagsabi na you're hard. Pero parang ano mo na yun, na accept mo na tanggap ka na. Kasi nga, syempre, tinanong niya na yung size ng mga damit, pants, at saka shoes. So, parang, ang bilis lang. Kasi yun ang sabi nila, mga balibalita nga no, na yung mga nag-i-interview daw sa mga bagong hired is yung talagang, yung people department manager. So, sa case ko, ang nag-interview sa akin, yung store manager. So, yung store manager talaga, mga palangga, usually, talaga yun eh. Parang mahigpit sila or iba yung interview nila. Yung parang nag-ano pa nga ako, no? Nag-search pa ako. I mean, nag-aral ako, nag-google pa ako ng mga lahat-lahat. Baka mamaya magkamali ako sa sagot ko para sa interview. Tapos, sa case ko, kumbaga, 6 months pa lang kami, hindi pa ako ganun ka galing mag-English. Pero kahit naman hanggang ngayon, hindi pa rin ako magaling mag-English, mga palangga. Pero kahit papano, nakakapag-communicate na ako sa kanila, ganon. So, parang kinakabahan pa ako nung time na tinawagan ako na para sa, sa interview. Tapos, nakahinga ako nung maluwag, mga palangga, nung sinabi na lang sa akin na, what is your size? Yun nga, parang yung mga size ng mga kailangan nila. Tapos, sinabi nila sa akin after na, you can start, orientation the next day. So, parang, ang saya ko lang kasi parang sabi ko, ay, parang, nakahinga ako ng maluwag, mga palangga talaga. Kasi nga, hindi ko na kailangang mag-English pa ng sobrang nosebleed pa dyan kung ano-ano. Kasi nga, yun lang yung interview sa akin. So, nagpapa-thank you talaga ako kay Lord at saka dun sa interview ko na yun. Tapos naman, dito naman kasi sa atin, I mean sa Canada, okay yun yung parang wala sila yung mga degree-degree, mga ganyan. Wala sila yung mga pleasing personality, di kagaya sa atin. Hindi ko naman inaano yung talaga sa atin mga palangga. Parang, pero yung doon, talagang totoo yung iba doon. Kasi diba, pag nag-apply ka doon, dapat 4-year course ka. Tapos, yung isa doon sa mga requirements nila,
or qualification ba yun is yung pleasing personality, lalo na pag nag-a-apply ka sa mga malls at saka yun nga yung mga fast food, lalo na yung mga servers at saka mga waiters, waitresses. So parang isa yun sa mga pleasing personality. So dito kahit na ano pa yung itsura mo, walang mga ano dito sa kanila eh, walang mga bullying kahit ano kapag ganyan, walang mga gano'n na ay hindi to matatanggap kasi nga hindi to kagandahan. So parang gano'n mga palangga. So yung wala yung mga gano'n na pleasing personality, may course, graduate ka ng 4-year course, yung mga degree-degree, mga gano'n-gano'n. Tapos, mas priority pa din nila yung mga estudyante. Mas priority nila yun. At saka yung mga matatanda. Yun, hindi naman ganun katanda. Basta yun nga, yung sabi ko na hanggat kaya mo magtrabaho. So, yun. Yun lang yung pinaka ano ng ating video na to mga palangga is yung tungkol dun na sa sahod ng isang ano service crew. Tapos, maganda rin yung ano nila, yung pinaka ano nila kasi doon is yung available mo, kung anong oras ka available. Tapos yung meron din naman silang ano mga benefits na binibigay na sa sayo na rin naman yun kung i-apply mo or hindi. Meron din naman kasi silang ano tawag dito, RRSP, tapos yung paid vacation, mga ganun mga palangga. Yun lang, yun din yung kagandahan nun. So, kaya din ako nagstay din yun. Pero, at saka yung isa pa pala, kaya din ako nagstay mga palangga. Kasi, malapit lang talaga siya sa amin. Kumbaga, pag nilakad mo siya, mula dito sa bahay namin, at papunta dun sa McDonald's, ano lang siya, 10 to 15 minutes walk. Depende sa laki ng hakbang mo. Tapos kapag nakasakay ka naman, pag hindi ka ano, 3 to 5 minutes lang. So, yun yung kagandahan din kasi malapit lang talaga siya. Ganun, hindi ko na kailangan pang maglakad ng sobrang layo. Lalo na ngayon sa amin dito, winter siya, so snow ang mga lahat ng palibot. Kaya tatama rin ka rin kung sobrang layo. Yun lang mga palangga, yun lang yung gusto kong i-share sa inyo ngayon. At saka nasagot ko na yung nagtatanong na kung magkano talaga yung sahod ng isang service crew. So kung nakikita niyo siguro busy ako sa mga regalo, no mga palangga. Ito kasi ano eh, pinapangalanan ko. Ipamimigay ko to sa mga inaanak ng jowa ko. Taga-gawa lang ako, taga-balot, tsaka taga-sulat lang nung kung kanino ibibigay. Pero hindi ko nga alam mga palangga kung meron siyang regalo sa akin. So hindi ko na rin 'yon ine-expect. Basta ang importante, sharing is caring. Tama ba 'yon? Tama ba 'yung pagkasabi ko? Basta 'yun na lang, share your blessing kumbaga mga palangga, ganon. So hanggang dito na lamang ang ating video. Sana po nag-enjoy kayo. And advance Happy New Year mga palangga. See you again on my next vlog. Thank you so much. Bye-bye.